sagot lang medyo ulit sa iyo. Nauna, pasensya, ang tulog ako kagabi, nung gising, wala nang salamin sapagkat bumabasa ko at biglang natulog. Hindi ko nakita hanggang ngayon, pero kinuha ko isang luma na parang putol ang paa. Pero nakikita pa rin. Itong celebration natin, sa nakikita ko, may dalawang paksa. Unang, pangalan ng piyesta, ng hindi piyesta, kapistahan, ang dedikasyon ng simbahan ni Santa Maria Maggiore, na Mario Maggiore. Dalawa, ang pagkamartir kay Juan Bautista. Now, una, saan itong simbahan? Maria Maggiore. Well, simply, sa gitna ng Roma, malapit sa estasyon ng tren. Isang bagay, unang bisita ko sa Roma, punta ako dyan, nakita sa dulo ang mga gapos na ginamit kay San Pablo noong bilanggo siya. Dalawa, walang misa ang noong oras na yon. Lahat ng tao, baka 5 o 10, lahat ng tao roon ang mga Pilipina. Well, nagpasalamat ako at pagkatapos, bumalik ako sa aming bahay. Pero, naligo ako. Nawalan ako. Nagkamalis ng daan. Nag-isip, anong gagawin? Di ko masyado marunong mag-Italiano. At ulakad pa rin. Bigla, narinig ko isang boses na sabi, Mangyan Education Center, Bait, Mansalay, Oriental Mindoro. Ano nangyari dyan? Meron mga Pilipinas sa simbahan pero hindi sila. At bumaling at nakita isang lalaki, taga Mindoro. Inihati din ako sa tren, may parang LRT. At pumasok, nag-isipan nung, saan ako bababa, diba? Sabi ng lalaki, hey, ate, ihatid si Father, may isang ibang Pilipina pumapasok ng panahon yun. Hiningi na ihatid ako. Nagkwento ko niya, taga Batangas siya. Sabi ko, ako ang pari sa Mindoro, ako ang pari sa Bulalako, Mindoro. Yun ang sa dulo. Dulo ng Mindoro, malapit sa pasok sa Occidental. Sabi niya, uy, Bulalako ang layo yun. Naku, ang 6,000 kilometer kami dalawa sa Batangas o sa Mindoro. Pero nakarating, okay. Pero mahalaga ito na hindi ito ang unang simbahan na kalaan kay Maria, kundi pinakamalaki. At kailangan natin maunawaan at huwag malimutan na kahit saan tayo, kahit sa Batangas o sa Roma o sa New Manila, tayo ay mga miyembro ng isang pamilya. Pamilya ng simbahan na itinatag ni Jesucristo. At kahit ang shrine dito sa New Manila, kahit ang Maria Maggiore sa Roma, kahit ano sa dami ng simbahan na meron tayo rito sa Manila. Kung pasok, kahit kailan pumapasok, lagi at home tayo. Ito ang ating tirahan. Ito ang ating
home, dito ang ating pamilya. Si Juan Bautista, nag-iisa siya sa bilangguan. At pinuto siya, halos lahat ng masamang bagay na ginagawa ng tao, ang ginagawa hindi muna pinaan sadya, pero ginagawa dahil sa kalokohan ng tao. Si Herodes, hindi nakasulat na lasing siya, pero palagay ko, medyo nakainom siya. Ang nanay ni ang Salome, pinayagan niya na magapit siya ng inggit. Pero noong pinatay si Juan Bautista, ang kanyang mga disipulo ang kumuha ng bangkay, inilibing nila at nagpaalam kay Jesus. Isa ng pinakamalungkot na nakita ko ang isang matandang babae sa London, namatay siya. Wala roon ang kanyang mga kamag-ana o kaibigan. Inilibing siya nag-iisa. Sa simbahan, siyempre, hindi yon dapat sana mangyari. Tayo miyembro ng isang pamilya. Tayo sanay, nagtitiwala, nagmamahalan tayo sa isa't isa, sa loob ng simbahan, sa labas. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa ibang tao, kahit saan tayo, kahit kanino kinausapan. At sa kapistahan dito, si Maria Magdalena, hindi Maria Magdalena, si Maria Maggiore, tandaan ang ating pagkikiisa sa isang buklod ng pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal sa isa't isa.